Pagkatapos nga maka-score ng 4 points sa first quarter ng kanilang unang laban kontra NLEX Road Warriors sa semifinals, ay hindi na uli pinagdarupa ni Coach Tim Cone si Japet Aguilar sa buong laro dahil nga tinamaan ng kanyang binti. Ayon nga daw sa balita, ay nakuha na ni Japet Aguilar ang injury na yon sa kanilang huling laban kontra TNT Tropang Giga. At muli na naman itong tinamaan kagabi sa kanilang laban kontra nga sa NLEX Road Warriors. At ang dahilan daw kaya ito sumasakit ay dahil daw sa dalawang pasa na nakita dito. At ayon uli sa mga balita, ay hindi naman daw naging malala ang injuring nakuha ni Japet Aguilar na nilagyan agad ng ice pack at kailangan lang daw ipahinga para gumaling. Kaya abangan na lang natin kung paglalaruin nga ni Coach Tim Cone si Japet Aguilar sa game 2 ng kanilang laban kontra NLEX Road Warriors. Gayunpaman ay hindi yon naging hadlang para makuha ng Barangay Ginebra ang kanilang unang panalo sa semifinals ng Governor's Cup. Naging mabagal nga ang pagsisimula ng Ginebra sa first quarter ng kanilang laban ay unti-unti nilang nakuha ang kanilang momentum sa laban nang nagsimulang gumana ang kanilang 3-point shooting sa pangungunang aya ni L.A. Tenorio at sinundan pa ng back-to-back 3-point shot ni Arvin Tolentino para lalong lumaki ang lamang ng Ginebra sa laban. At kahit pa hindi naging maganda ang scoring ni Scotty Thompson, ay hindi yon naging problema dahil maganda din ang pinakitang laro ni L.A. Tenorio at madami din ang nag-step up na talagang naging malaking tulong kay Justin Brownlee. Hanggang sa maipanalo nila ang kanilang unang laro sa semifinals kontra NLEX Road Warriors sa score na 95-86, pabor nga sa Barangay Ginebra. Kaya abangan na lang natin kung ano ang gagawing adjustment ng NLEX kontra Ginebra sa kanilang susunod na laban. At abangan lang din natin kung paglalaruin nga ni Coach Tim Cone si Japet Aguilar. Kaya hanggang dito na lamang po muna at maraming salamat.